Good day everyone! Awesome day sa lahat! Welcome po sa aking channel, Exploring Israel. And today's video ay sishare ko sa inyo ang iba't ibang klaseng pera dito po sa Israel. Ano po yung mga mukha ng pera nila? Kung gusto niyo pong malaman mga kapatid, samahan niyo ako sa video na to. At syempre, bago tayo mag-continue, mag-entro muna tayo. Tara! Saglit lang. Wala pa pala akong intro. Diretso na tayo. Actually, meron pong 12 na pera yung bansang Israel. But now, sa panahon ko ngayon, 10 na lang po yung aking nakikita na pera. So, i-share ko na lang sa inyo yung 10 pera na nagsisirculate dito po sa bansang Israel. So, ang pera po nila dito sa Israel ay tinatawag po na shekel. Or kung marami, shekels. So, tinatawag din nila ito na Nis or New Israeli Shekel. So, mostly mga pera nila na to ay bago na. And hindi naman sila yearly nagpapalit, but binabago nila para madagdagan po yung mga code or something na para po hindi ma-fake yung kanilang pera. Way back in the Bible, a shekel na po yung tawag nila sa pera nila. So, unahin po natin yung pinaka maliit mga kapatid. Kung sa atin sa Pilipinas, tinatawag po ito na cents. So, ang pinakamababa na pera nila dito sa Israel ay tinatawag po na 10 agorot. Para po siyang gold mga kapatid. And ito po yung pinakamababa nila na pera dito sa Israel. So, kumbaga mga, sa atin nga, kumbaga sa Pilipinas ay sintabo sa atin. So, this is 17 millimeters. Ang laki niya mga kapatid, napakaliit lang. And kung titingin yung mabuti, meron po siyang nakadraw sa likuran nito na minura or candelabra mga kapatid. This is very important in here in Israel. Kasama rin po yung emblem mga kapatid ng bansang Israel, which is also the menorah. So ito po ay 7 candlestick. It originate way back pa sa time ni Moses mga kapatid, when galing po ito sa puso ng Panginoon. So until now mga kapatid ay ito pa rin yung symbol nila at napaka-unique nito kasi wala kang makikita nito sa buong mundo, even sa ibang planeta mga kapatid. Ang Israel lang po ang merong symbol ng minura. 10 agorot mga kapatid. So pag narinig ko po yung agorot, eh natatandaan ko po yung asawa ko. Kasi po, igorot po yung asawa ko. Sounds like, but ayan, their first money is 10 agorot. At syempre, pangalawa mga kapatid, sa pera ng Israel ay tinatawag po na 1/2, or this is the half of the 1 shekel. So kumbaga sa atin mga kapatid, 50 cents. Parang ganoon. Pero syempre, mas mataas po yung value nito. Gold like din siya, yellow something. And meron po siyang Hebrew mga kapatid na nakalagay. Hebrew, Arabic, and English. So ayan, friendly na pera. Kasi nga mga kapatid, ang shekel, hindi lang po ito ginagamit dito sa bansang Israel. Actually, yung pera po na shekel ay ginagamit din po sa kanilang kapitbahay na Palestinian territories. So, under na po sila ng Palestinian government. But, since they are not, hindi pa po sila state ngayon, they are using the Israeli money. At syempre, sa likod po ng 1/2 na to ay meron po kayo makikita ang picture. Ito po ay picture ng lyre. So, andyan lagi yung emblem of Israel, ang menorah. At syempre, meron po kayo makikita ang lyre mga kapatid. This is a small instrument. Mas malaki po yung harp mga kapatid, but it's a string instrument also na napaka-important sa bansang Israel. So, way back the Old Testament times ay ginagamit po ito ng mga babae, musicians. Maganda po yung tunog nito mga kapatid. Sa gitna niya ay meron pong bulaklak. So, I don't know what kind of flower is this. Baka gumamela. So, I don't know. So ito po yung 50, 1/2 or kalahati po ng 1 shekel. And the next money mga kapatid ay medyo mas maliit siya ng konti. This is their 1 shekel. So, maliit lang siya mga kapatid, pero huwag niyo pong walain nito kasi napakalaki na po ito sa Pilipinas. This is equivalent to 14 pesos or 14 point something pesos sa ating bansa. So this is the 1 shekel. At sa likod niya mga kapatid ay meron pong picture ng lily. So because lily mga kapatid is very common here in Israel. In fact, the Lord Jesus Christ mentioned also the flowers of the field. Sabi ng Bible, in the book of Matthew, look at the lilies of the field. So very common mga kapatid ang lilies dito sa Israel, lalo po yung white lilies. So iba rin po kasi napakaganda rin yung mga lilies dito po sa bansang Israel kung nagbo-blossom na sila. So ayan, 1 shekel. At syempre yung next mga kapatid sa 1 shekel ay tinatawag, ay ito po yung 2 shekel. So 2 shekel mga kapatid ay mas malaki siya sa 1 shekel. So friendly po siya kasi nga
merong 2, and then meron din pong word ng Arabic, English, and Hebrew. Kasi nga ginagamit ito na ng kapitbahay nila. At sa likod po ng 2 shekel, mga kapatid, kung mapapansin nyo, meron po dyan dalawang parang malaking horn. So ito po yung tinatawag na cornucopia. Way back the Old Testament times, ito po ay nilalagyan nila ng mga harvest nila, flowers, grapes, fruits, nuts, mga kapatid. It's a symbol of a bountiful harvest. Kaya meron kayong makikitang leaves, and then the horn, and sa gitna niya, mga kapatid, I think this is pomegranates, and there was grapes, mga kapatid. So this is their 2 shekel. At syempre makikita rin po yung emblem ng State of Israel, which is the menorah. So this 2 shekel is equivalent po sa atin ay 14 plus 14 in sa something 30 pesos or 31 pesos na sa atin. Okay? So and the next, mga kapatid, sa 2 shekel ay wala na pong 3, 4. Pumunta na po tayo sa 5 shekel. Okay? So yung 5 shekel, mga kapatid, meron po siyang 12 sides. And I don't know what's the symbol of the 12 sides. Possible is the 12 tribe of Israel. And I don't know. Sa lahat po ng harap ng pera nila ay meron pong 3 dialect, which is English, Hebrew, and Arabic. Sa likod po ng 5 shekel ay meron po kayo makikita ang tinatawag ito na capital column. So very familiar ito sa Old Testament times also. Ito po mga head ng mga haligi, na mga structures, old structures or building nila during that time. So kumbaga ito na po yung sa pinakataas na bahagi ng building, lalo na sa mga churches ngayon. So ito po yung nagkoconnect sa pinaka roof niya para maging stable at maging matibay yung isang gusali. So I don't know why they put a column sa 5 shekel. Maybe it symbolizes strength of the State of Israel. At syempre, andyan pa rin po yung emblem ng Bansang Israel, which is the menorah. So, ayan. At syempre, yung pinapanghuli na barya, mga kapatid, or coins dito sa Israel, this is the 10 shekel. Parang ring siya, mga kapatid. At kung babalik tayo, mga kapatid, yung 10 shekel, meron po kayong makikitang puno. This is one of the common trees here in Israel, dates, mga kapatid. At meron po siyang 7 mga leaves. At meron po siyang bunga, mga kapatid. At sa baba ng dates na to ay meron kayong makikitang dalawang basket na puno. Namumunga po, mga kapatid, yung dates, symbolizing abundance, mga kapatid. Kasi hanggang ngayon, talagang napakaraming dates dito sa bansang Israel. So this is 10 shekel. Sa paper, mga kapatid, meron lang pong 4 na papel na pera ang bansang Israel. Ang pinakamaliit nila na perang papel ay nasa 20 shekel. And this is a red money. Napakaganda, mga kapatid, yung pera na parang play money lang. Ang ganda po ng texture ng pera. Binago nila ngayon kasi nga nilagyan nila ng mga talagang advanced security measures sa pera na hindi po kayang i-fake. Share ko lang sa inyo, mga kapatid, yung mga mukha sa likod po ng mga pera na to. They decided na mga writers or mga poem writers ang ilalagay nila sa pera, mga kapatid. Kaya ang unang tao, mga kapatid, sa 20 shekels sa 20 shekel ay si Rachel Blostein. Yan, I don't know if I mention her name right. Isa po siyang writer, mga kapatid, at naging kilala siya, naging tanyag siya dito sa Bansang Israel sa poem niya na tinatawag po na Kineret. Ang Kineret is one of name of the Sea of Galilee na naging napakagandang poem, mga kapatid, dyan dito sa Israel. Sa likod ng pera na to ay makikita niyo po yung parang wave. It symbolizes the Sea of Galilee. So, Rachel Blostein. And next po sa 20 shekel, mga kapatid, ay ang 50 shekel. Kulay green naman siya. Ang ganda po ng pera na to. And the person behind this money is, his name is Shaul Chernikovsky. Tama ba? Ang hirap kasi, mga kapatid, yung apelido niya. So, very famous din siya dito sa Bansang Israel bilang isang poem writer or talagang writer sila. Galing din po sa poem niya ang mga background dito na nilagay, mga kapatid. Meron po siyang sinulat na poem na tinatawag na I Believe. So, ayan, part ng poem niya ay ayan, yung sa likod niya ay yung citrus tree, which is very common also here in Israel, kaya green din. And sa likod niya, mga kapatid, is the Corinthian column, ulo ng haligi ng isang building. So, ibig sabihin matatag, mga kapatid. Next, mga kapatid, ay ang 100 shekel. So, kulay orange, yellow-orange po siya, mga kapatid. Ang sarap po makahawak ng ganito kasi pag sa Pilipinas ay nasa 1,400 to 500 plus na po ito. Depende po sa rate. And syempre, sa harap po niya, mga kapatid, this is Leah Goldberg.
isa rin po siyang poet or writer. And syempre, ayan po, meron pong bulaklak. Hango rin po yung mga details dito, yung mga pictures sa kanyang sinulat na po, mga kapatid, na tinatawag na White Days. So kaya sa likod niya, mga kapatid, ay meron kayong makikitang deers. So which hango rin po sa kanyang mga sinulat. At syempre, yung pinakalas po na pera ng Bansang Israel ay kulay blue, mga kapatid. Ayan, blue is beautiful here in Israel. Ayan, at ito po yung pinakamataas na pera dito po sa Israel. So 200 shekel. And syempre, ang tao dito, mga kapatid, sa likod ng 200 shekel ay si Nathan Alterman. Isa rin po siyang poem writer. At lahat po ng mga makikita nyo rin dito, mga kapatid, ay hango rin sa kanyang sulat. So merong leaves at meron po mga puno dito sa likod, mga kapatid, ng 200 shekel. Ito ay hango sa kanyang poem din na tinatawag na Morning Songs. Mga tanyag sila dito ng mga poem writers. So, kaya sila po ang binigyan ng privilege, mga kapatid, na ilagay ang muka dito po sa mga sa pera ng Bansang Israel. This is the highest denominational banknote dito po sa Bansang Israel, yung 200 pesos. So hindi ko na alam kung ano yung equivalent dito sa ating currency, sa ating pera sa Pilipinas. So 200 times 14. So nasa time. So kuha na lang kayo ng calculator para malaman nyo. So ayan, mga kapatid, nawa po ay meron po tayong natutunan sa mga pera po dito sa Israel. And kung meron po kayong mga additional na alam or other information regarding the money here in Israel, ilagay nyo lang po sa ating comment section para sa mga kalaman din po ng iba. At syempre, bago tayo mag-close, mga kapatid, huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe at ilike ang ating channel Exploring Israel para sa mga susunod pa na videos na ating gagawin. So hanggang sa muli, awesome day sa lahat, paalam.